Hello everyone! Welcome back to my channel. Ngayon magluluto naman po tayo ng merienda. Alam niyo ba yung meriendang alpahol? Alpahol? Yun po yung tawag ng nanay ko or sa Cavite yata, sa Ternate. From Ternate, Cavite kasi siya. So yun yung tawag niya dun sa parang ginataang kamote. No? Pero ang tawag namin dun is alpahol. So ang ingredients lang nun is yung kamote. Sa English, sweet potato. Sa New Zealand, iba yung tawag nila sa kamote. Kumara, na? Yun yung tawag ng mga New Zealander sa kamote. Kumara. Okay, so yun ang gagawin natin ngayon na merienda. At ang ingredients niya nga is kumara, kamote, or sweet potato at saka gata and asukal. Asukal na pula or brown sugar ang gagamitin natin. Salagyan natin ng konting vanilla para mabango. So, yun lang na. Magluluto na tayo ngayon ng alpahol or ginataang kamote. Okay. So, pag nag-start na tayo, yung pagluluto nito para lang tayong nagluto ng ginataang bilo-bilo or ginataang halo-halo. So, ito gagamitin natin. Cream and milk. Coconut milk and coconut cream. Sana. Ang gagawin natin dito, papakulo natin muna siya. And then, pag kumulo na siya, lalagyan natin ng asukal. Mauuna yung asukal doon sa kamote. Kasi kapag ka nauna yung kamote at wala pa tayong nilagay na asukal, madudurog yung ating kamote. Kasi yung asukal, meron siyang ano na, hindi, pag nauna yung asukal, minamaintain ng sugar yung texture ng kamote. Ganon din sa ano, sa pagluluto natin ng ginataang bilo-bilo. Kailangan, bago natin lagyan ng asukal yung gata natin na kumulo, talagang kailangan, bago natin ilagay yung ating kamote, pag magluluto tayo ng bilo-bilo, asukal muna para yung texture ng kamote ma-retain doon. Hindi siya madudurog. Kaya nakita nyo, di ba merong mga ginatan na durog yung kanilang mga kamote kasi hindi nila na inunang ilagay yung ano, yung asukal. So, lalagyan natin to ng konting tubig. Ito muna, konti lang muna. Kasi hindi natin alam yung baka mamaya lumabnaw naman, hindi masarap din kung syagong malabnaw. So, natin is isala natin yung ating kanan. Oopsie. Okay. At pakukuluin natin yung gata. Kailangan din, pagka nagluluto tayo ng gata, huwag nating iiwanan. Kailangan hahaluin natin yan. Malaki. Dapat nakabantay tayo, halo ng halo, para hindi matawag nila makorta yung gata. Or ano ba sa English yun? Hindi magbubuo-buo yung ano, yung gata niya. Kailangan haluin natin to hanggang sa kumulo. Halo lang tayo ng halo. Yun yung sikreto sa masarap na ginatan. Okay, haluin lang na. Sa totoo lang, kapag ka nagluluto ng ginatan, minsan nakakainip kasi nakatayo ka, abangan mo na halo ng halo. Natutunan ko tong paglutong ganitong style ng pagluluto ng ginatan. Sabihanan ko, masarap siyang magginatan. So, yun yung natutunan ko sa kanya na kailangan hahaluin mo ng haluin. Huwag mong iiwanan yung gata hanggang sa kumulo siya. Halo lang ng halo. At saka siya din nagsabi sa akin na mauuna dapat yung asukal. Para hindi madurog yung kamote. Okay, haluin pa natin.
So kapag ka malapit na siyang kumulo, pwede na nating ilagay yung asukal hanggang sa kumulo siya. Ayan, malapit na yung kumulo. Medyo nagbibilog-bilog na siya. So, tinatansya ko lang din yung asukal ko. Mga 'yung pang-sukat. So, konti lang muna para pag tinikman natin, oops, hindi sobrang panis kaagad. Yeah. Tulad ng sinasabi ko sa inyo palagi, kailangan lagi pag nagluluto tayo, konti-konti muna ang pagtimpla. Yan, kumulo na siya. Yeah. So, pag kulo niya, pwede na natin ilagay yung ating kamote. Lapit na to. Medyo bilog-bilog na. Tunawin lang natin yung ating asukal. Mamaya titikman natin. Lalagyan din natin to ng vanilla. Tikman natin. Tama na yung lasa. Okay, kumukulo na siya. Lalagay na natin ngayon yung ating kamote. Yung ating kamote. Ganito dapat ang hiwa ng kamote. Ganyan o. Yan. Okay, kumukulo. Hinaan natin yung ating fire. Tapos mamaya, lalagyan natin siya ng pampalapot. Parang sa ginatan. Mas masarap nga lalo kung meron siyang tawag doon, sago. Kaso, wala pala akong sago dito. Okay. Yan, haluin natin sandali hanggang sa hintayin natin siya na kumulo. Pero, hahaluin pa rin natin siya habang nandyan yung ating kamote. Or kung tinatama din kayo, pwede naman na din siguro hindi. Pero ako, hinahalo ko talaga siya habang nandyan. Para yung ating gata, hindi makorta. Haluin natin. So kapag kaganito na kumukulo na siya, pwede na natin lagay yung pampalapot natin, yung glutinous rice flour. Lalagyan natin ng tubig yun. Ito yun, no? Or yung galapong na nabibili natin sa palengke, tutunawin lang natin yun sa tubig. Tapos unti-unti lang ilagay natin. Yan natin. Para masarap yung ating alcohol malapot. Huwag gaw-gaw ang ilalagay ninyo o kaya arena. Hindi masarap yun. Kailangan yung galapong. Hintayin na lang natin maluto yung ating kamote. Tapos na. Kakainin na natin. Masarap to. Meron pala kaming sago. Sana umabot pa to. Lagyan natin para maging appetizing yung ating ating alcohol. Sana puro green. So, yan. Maliliit lang na yung sago natin. Pagka lulutuin nyo, maglagay kayo ng sago. Kahit iba't ibang kulay para appetizing. Mas maganda, hindi siya maputla. Try nyo to ha, kasi masarap talaga to. Promise. Kasi favorite ko to. Kahit kamote lang. Pwede rin to sa yung kung saba lang kayo meron, pwede rin itong ganitong luto sa saba. So,
Okay, malambot na siguro ang ating kamote. Tingnan natin. Isukin natin. Tingnan natin. Medyo matigas pa. Konti pa. Siguro mga 5 minutes pa. Okay, check natin ulit yung ating kamote. Kapag ka malambot na, pwede na natin patayin yung ating. Yes, malambot na siya. Oh. Malambot na. Mm, ang sarap. Okay. So, yan lang ang ating lalpahol. Napakadaling luto. Okay, so, sarap. So, tapos na ang ating alpahol. Ito na yung alpahol natin. Sarap nito. Try nyo, ha? Okay. So, thank you for watching again to my vlog. And, yung hindi pa rin po nag-subscribe, pakisubscribe lang po. At marami pa po tayong gagawing vlog in the future. So, marami pa po talaga. So, thank you so much. Bye! Kakainin ko na to ang aking merienda. Bye! Sarah.